Nasaan na naman kaya ang hari ngayon? Nawawala na naman siya. Hindi pa siya kumakain. Ilang araw na. Ano na kayong gagawin natin? Oo nga. Dapat gumawa na tayo ng paraan. Ah? Ginseng, anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba? Hinahanap ko si Wukong. Ay, wala siya rito. Hinahanap nga rin namin siya. Ha? Siguro? Gusto niya muna mapag-isa siya para makapag-isip siya. Bulati lang naman yun, pero bakit ang laki? Buti na lang marunong ako magpalit-palit ng anyo. Kung hindi, hindi ako makakaalis sa lugar na to. Grabe, ang laking paru-paro. Ang laki ng lahat. Malamang lalaki rin ako. Lalaki ako! Lalaki ako! Oh, paru-paro, kumusta ka naman? Paano ba yan? Lumaki na rin ako. Ha? Lumaki pa kayo lalo? Teka, ano bang nangyayari? Dapat mas lumaki pa ako sa kanila. Dapat nakaisip na tayo ng plano ngayon din. Hmm.
Saan naman ito? Paano ito binubuksan? Kung gusto ng haring ibigay ito kay Wukong, malamang may mahalagang bagay sa loob nito. Kung hindi ko ito makukuha, walang pwedeng makinabang. Hindi nasunog? Baka hindi apoy ang makakasira nito. May naririnig akong ingay sa loob. At sino naman kaya makakapasok sa loob? Bilisan natin. Puntahan na lang natin sa loob. Sige. Hmm? Ano ito? Bakit may tubig dito? Siguradong dahil sa ulan yan. Bilis! Ilabas natin ang kahon dito. Mahalagang bagay yon. Dali! Tuyuin nyo! Hindi ito pwedeng amagin! Tama ka. Pupuntahan kita dyan! Ililigtas kita dyan! Huwag kang magalala! Ilalabas kita! Bigyan mo lang ako ng oras! Ano? Gusto mo akong huminto? Yun ba? Ho? Huh? Kakaiba yun ah! Anong ginagawa niya? Ah! Ang ganda niyang paru-paro! Ang galing nun! Ngayon lang ako nakakita ng paru-parong nagbagong anyo! Kakaiba talaga! Mayroon tayo! Oh? Gayun din ang mga halaman! Kapanganakan at kamatayan! Ito'y paulit-ulit na siklo! Sa kamatayan, mapagtatanto ng taong halaga ng buhay! Naiintindihan ko na! Ano kaya yun? Panaginip lang kaya ang lahat ng yun? Ha? Bumalik na uli yung paru-paro! Teka, sandali lang! Grabe, ang ganda talaga ng mga pakpak mo! Huh? Oh? Paru-paro! Maraming salamat sa'yo! Dapat makabalik ako sa Water Curtain Cave. Natapos mo rin sa wakas ang mission mo rito. Magaling, Wukong. Magaling. Mahal na emperador, dumating na po ang hari ng mundo na kailaliman na si Yan Wang. Papasukin mo siya. Kamahalan, kailangan ko ang tulong ninyo. At tungkol saan ito? Noong nakaraang araw po, bumalaw ang matandang hari ng mga unggoy sa Water Curtain Cave. Isang pangahas na unggoy na nagngangalang Sun Wukong ang nanghimasok sa mundong kailaliman at nagdulot ng kaguluhan. Kaya naman naging sakit ko pa sa ulo ang pagpunta niya sa mundo namin. Hindi yan paihintulutan. Hindi tama ang ginawa niya. Aba, at may
Matapang at pangas na unggoy pala sa bundok ng Wagu. Mahal na emperador, bilang si San Wukong ay pinanganak mula sa bato, mas ligtas ngayon ng bundok ng Wagu. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mahi kanya, pero napakalakas niya. Oh, sige. Ganun pala yun. Mahal na emperador, humihingi ako ng pahintulot na huliin ang pangas na unggoy na yun. Gumawa siya ng kaguluhan sa mundong kailaliman. Magiging bantasa sa Celestial para sa dapat natin siyang pigilan sa lalong madaling panahon. Handa akong pangunahan ang ating hukbo para talunin ang unggoy na... Sandali lang, kamahalan. May gusto ka bang sabihin? Sige lang. Sa tatlong mundo, kung sino ang mas naliwanagan ng siyang maaaring maging immortal, at itong unggoy na ito na ipinanganak mula sa sagradong bato, nakakuha ng esensya ng langit. Bihira na magkaroon ng ganong pangyayari. At ngayon may taglay siyang malakas na kapangyarihan. Sinasabi mo ba mas malakas siya at hindi natin siya kayang talunin? Hindi, hindi. Hindi ganoon, kamahalan. Ang gusto kong sabihin ay huwag tayo magpadalos-dalos at hindi paggamit ng dahas ang sagot. Totoo. Bata pa si Sun Wukong, pero kung bibigyan natin siya ng tamang paggabay at pagsasanay, hindi na siya magiging banta pa. Kung tutusin, malaki pa nga magiging pakinabang niya sa atin at maaari siya maging mahusay na mandirigma. Yun ang katotohanan. Isang malaking kalokohan yung sinasabi mo. Malaking pinsala na ang dinulot sa atin ng pangahas na unggoy na yan. Hahayaan na lang ba natin ang isang tulad niya lang ang makasira sa atin? Nasaan ang katapangan ng Celestial Palace? Hindi tayo dapat magpatalo. Labanan natin siya! Labanan? Kamahalan, kapag ipinadala natin ang mga tao natin para huliin siya, magkakaroon ng matinding labanan. Magdudulot lang yun ang kaguluhan sa mundo ng mga mortal. Pag-isipan nating mabuti ito. Hindi ako sa ngayon, kamahalan. Langit ang bumuo ng buhay na hindi natin dapat wasakin. Lalaban tayo. Laban! 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 Hindi maaari. Hindi tayo lalaban. Sige lang. Sang-ayon ako sa plano ni Heavenly Kingly. Pero tapusin niyo ito na mas mabilis. Masusunod po, kamahalan. Makinig kayo, mga general. Giant Spirit God, Netsa ang ikatlong prinsipe, Marshal Chen Peng. Sumama kayo sa akin sa palasyo. Nakabalik na siya! Oh, nakabalik na! Bumalik na siya! Bumalik na siya! Bumalik na siya! Bumalik na siya! Ayaw na! Bumalik na siya! Bumalik na siya! Bumalik na siya! Oo na, sige na! Wukong! Pabuti naman nakabalik ka na! Kamahalan! Pangako, hindi ko kayo bibiguin! Huwag kayong mag-alala! Tahanan ko ang bundok Wago! Bumalik ako rito para protektahan kayong lahat! Magiging maayos na rin ang lahat ngayon! Tama ka! Pag nagsama-sama tayo, magpuprotektahan natin ang bundok! Tama yun! Iniwan ng Yumaong Hari ang kahuna ito para sa inyo. Ha? Iniwan ng hari para sa akin? Oo. Oo, tama ka. Huling kahilingan ng hari na iwan sa iyo ang kahuna ito. Hindi ako makapaniwalang iniwan sa akin to ng hari. Ngayon, isa ka ng ganap at kagalang-galang na hari. Ikaw na nga ang siyang bagong hari ng bundok Wago.
Giant Spirit God. Ano po yun, Kamahalan? Kayo na ang bahala sa kanila. Palibutan niyo silang mabuti. Opo, Kamahalan. Masusunod po. Marshal Chan Peng. Ha? Bo? Ano po yung Kamahalan? Ikaw ang magiging komandante. Pangunahan mo ang hukbo mula sa unahan. Atakihin niyo ang bundok. Lipulin niyo ang mga unggoy na yon. Ha? Ako po ba talaga? Oo, ikaw nga. Huwag mo kong suwayin, Marshal. Hindi, hindi, hindi po. Gusto ko pong pamunuan yan. Salamat, Kamahalan. Maraming salamat. Susundin ko po ang lahat ng pinag-uutos nyo. Komandante ako eh. Hindi ko makapaniwala. Oh. Oh? Panginoong Wu, anong ginagawa mo rito? Ano ang susunod mong plano? Naghahanda kami sa pag-atake sa bundok Wago. Kamahalan, makinig muna kayo. Kasi, tayo na, umalis na tayo. Tinitipon ko ang mga tao ko para sa pagsalakay. Ayusin na lang natin sa ibang araw ang bagay na yan. Ay, yung bundok Wagwa. Lulusubin niyo ba talaga ang lugar na yon? Sigurado kayo? Mukha ba kami nagbibiro? Mapanganib ang unggoy na yon para sa atin? Dapat ipakita natin sa kanya na tayo ang mas makapangyarihan. Ang akin lang. Ano ba yon? May gusto ko bang sabihin? Oo, totoo niyan. Gusto ko salang gawing bonsai ang bundok ng Wago. Bonsai? Alam mo kasi, malapit na ang kaarawan ni Lady Wang mo. At yun ang ibibigay ko. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na, Panginoong. Gusto mo ibigay kay Lady Wang mo ang bonsai na yan bilang regalo, tama ba? Sige, bilang magkaibigan naman tayo, tutuparin ko ang kahilingan mo. Tutulungan kitang lumiit. Akong bahala sa lahat. Totoo ba yan? Maasahan mo ang salita ko. Ano na namang gulo ang pinasok niyong dalawa ngayon? Master? Ano na naman bang ginawa niyong dalawa? May ginawa na naman ba kayong kalokohan? Master, wala po kaming ginawang gulo sa pagkakataong ito. Opo, totoo yun. Dumating po ngayon si Binibining Jade para magdala ng gamot at lumabas kami para batiin siya. Sino Jade? Niloloko niyo ako? Hindi po, totoo po yun. Nakita po namin si Jade Rabbit. Kumusta, Panginoong Lau? Ako po si Jade Rabbit. Pinapunta ako ni Diwatang Chang para magdala ng mga gamot. Ganun ba? Kita nyo na, hindi kami nagsisinungaling, Master! Si Jade Rabbit ang bagong mag-aaral ni Diwatang Chang. Opo, tama! Ang galing nga niya eh! Nung nandun pa siya sa bundok ng Wago, talagang... Bundok Wago? Paano mo nalaman ang lugar na yon? Titignan ko muna yung pugon! Aalis na ako! Sasamahan ko lang siya! Kung ganon, sabi nga nila galing ka sa bundok Wago, tama ba? Tama po kayo. Sa bundok ng Wago po ako nagsasanay dati. Kung ganon, kilala mo si Sun Wukong? Opo, kilala ko siya. Bakit niyo po na itanong, Panginoong Lau? Wala naman, wala naman. Huh? Huh? Panginoong Lau? Panginoong Lau! Anong nangyayari? May hindi magandang nangyayari. Ano pong nangyayari? Nasa panganib po ba ang bundok ng Wago? May nangyari ba kay Wukong? Panginoong Lau, pakiusap, sabihin niyo sa akin. Oh!
Alam mo, hindi ko dapat sabihin ang bagay na ito sa'yo. Huh? Oh? Pero tama ka. Nasa panganib nga ang bundok Wago. Bakit po? May permiso ng Emperador sa Heavenly King Li para salakayin ang bundok Wago at huliin ang hari nilang si Sun Wukong. Thank you.